Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin." Tunay nga na mahirap mapaniwala ang pusong nagdududa at puno ng panghuhusga. Ito ay makikita natin sa Ebanghelyo. Hirap na hirap makita ng mga Hudyo ang pagpapatotoo ni Jesus. Sarado ang mga puso nila, kaya hindi nila kayang maniwala sa mga sinasabi at sa mga ginagawa ni Jesus. Kahit siguro ilan pang mabubuting gawa ang maipakita ni Jesus, patuloy silang hindi maniniwala dahil nga sa sarado nilang puso. Ang saradong puso ay hindi marunong magpasalamat sa kabutihan na nagagawa para sa kanila. Paanyaya ng Ebanghelyo ay buksan ang puso para kay Jesus. Ang bukas na puso ay pusong handang magpalalim ng ugnayan kay Jesus. Ang taong malalim ang ugnayan kay Jesus ay naniniwala at sumusunod sa turo niya. Ang taong naniniwala ay nakikinig sa tinig ni Jesus. Hindi kasi sapat lang na may alam tayo tungkol sa kay Jesus tulad ng mga Hudyo. Nakikilala nila si Jesus at nakikita ang kanyang mga gawa, ngunit hanggang doon lamang. Ang nakakapagpabago ng buhay ay hindi lamang impormasyon tungkol kay Jesus, kundi ang relasyon sa kanya. Malalim na relasyon kay Jesus ang magbibigay kaligtasan sa ating mga buhay. Pagsasagawa. Magpalalim ng ugnayan kay Jesus. Ito ang paanyaya sa atin ngayon. Paano mapalalalim? Sa pamamagitan ng pagbubukas ng puso at pagsuko ng puso sa Kanya.